Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Eto na po ang finale ng kwento ni Tart na ibinahagi sa atin ni Miss Capis. Umpisahan na po natin ang kwentuhan. Hi mga palangga ko sa channel na ito. Ito na po ulit ang karugtong ng kwento ko. Pagka-uwi ko ng bahay ay tulala lang ako. Niwala akong ganang kumain at hindi rin ako makausap ng maayos. At nung pasukan na ulit ay nagkita kami ni Tart. Maayos naman ang pagsasama namin noon. Napag-usapan din namin ang tungkol sa nanay niya. Buhat noon ay di na ako bumalik ulit sa bahay nila hanggang sa makagraduate na nga kami ng high school. Buhat din nung makagraduate kami ng high school ay hindi ko na rin nakita si Tart. Wala na akong balita sa kanya dahil wala naman na siyang cellphone na pwede ko siyang makontak. Binala ko noon na puntahan ulit siya sa bahay nila pero di ako matuloy-tuloy hanggang sa mabisi na ulit ako sa pag-aaral sa college. Nagkaroon na rin ako ng mga bagong kakilala at medyo nawala na rin sa isip ko noon si Tart. So fast forward po tayo. After 5 years, ganun po katagal bago ulit kami nagkita. Unang pagkikita namin ay aksidente lang. Nagkita kami sa bayan. Agad naman kaming nagkumustahan. Namiss talaga namin ang isa't isa. Pero parang iba na ito. May iba na. Yung mga kilos niya ay ibang iba na talaga. Nagsabi pa ako sa kanya na kung pwede ba akong dumalaw ulit sa bahay nila. Pero ayaw na niya ako nung papuntahin sa bahay nila. At nabanggit ko rin sa kanya ang nanay niya. Kinamusta ko ito. Pero umiling lang siya. At dahil nga sa mapilit talaga ako, sumama ulit ako kay Tart papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, ay wala yung kapatid at nanay niya. Agad ako nagtanong, "Tart, asa na si nanay at yung kapatid mo?" Agad itong humagulgol ng iyak at nagsabi, "Wala na, patay na si nanay. Si Ian naman ay iniwan na din ako." Naglayas ito. Agad akong nalungkot sa sinabi niya sa akin. Sabay sabi pa, "Hindi na ako ang dati mong kaibigan, Tart. Malaki na ang ipinagbago ko." Sabi ko naman sa kanya, "Ano ba yun, Tart? Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Andito lang ako, handang makinig sa'yo." Lumipas ang ilang minuto ay nagbuntong hininga ito at nagsabi, "Tart, ipinasa na sa akin ng nanay ang mutsa ng kanyang pagkaaswang. Isa na rin akong aswang ngayon, Tart. Pero hindi ko ito gusto. Kapag inaatake ako ng pagkaaswang, ay hindi ko makontrol ang sarili ko. Pagkatapos naman, ay babalik na ako sa normal. Wala akong matandaan ni isa sa mga ginawa ko, Tart." Patuloy ang pag-agos ng mga luha nito. Ako naman ay hindi makapaniwala. Pero imbis na katakutan ko siya, ay naawa ko sa kalagayan niya. Dahil nahihirapan na talaga ito. At nagsabi pa ako sa kanya, "Tart, ano kaya kung magpagamot ka sa manggagamot? Tart, baka gumaling ka pa sa pagkaaswang mo." At nagtanong din ako sa kanya, kung ano ba ang kinakain ito kapag inaatake siya ng pagkaaswang. Nung una, ay naghahanap siya ng atay at nauuhaw daw ito palagi. Kapag hindi siya makakain ng laman ng hayop o kaya ng tao, ay nanghihina siya at nanginginig. Nung baguhan pa lang siya sa pagiging aswang, minsan daw ay nagigising na lang siya na nasa kagubatan.
At kapag nakapagpalitan niyo na siya, ay hindi niya matandaan ang mga ginawa niya. Minsan pa nga ay nasa bakuran lang daw siya ng bahay nila. Nagigising siya doon na duguan na tulala. At yung kapatid naman niya, dahil sa takot, ay hindi na rin kinaya pa ang makisama sa kanya. Iniwan na lang siya na ito. Hanggang sa nagtanong na naman ako sa kanya kung paano pag nagpalit siya ng anyo at naging manananggal, saan niya iniiwan ang kalahati ng kanyang katawan. Sumagot naman ito sa akin. Nakalimutan mo na ba itong bahay namin? Sa bubong sa itaas ay may malaking butas. Diyan kami dumadaan at iniiwan ko na lang ang kalahati kong katawan, Tart. At kapag tagtambo or taglabong, halos hindi ako mapakali dahil nangangati ako halos gabi-gabi. Nagiging aswang siya. May binibigkas din siya ng mga orasyon. Kaya din nilang magpalit ng anyo sa kahit anong hayop, lalo na sa aso at pusa. At kaya din niyang magpalit anyo bilang ahas. Nabibiktima din niya yung mga sanggol na kahit na nasa sinapupunan pa lang. Hinihigop daw na ito ang enerhiya ng sanggol na nasa tiyan. Dahil nakakabaliw daw talaga ang amoy ng sanggol. Sa kabila ng ipinagtapat niya sa akin, ay nagkatiting na takot, wala akong naramdaman. Bagkus, naaawa ko sa sitwasyon niya. Sinabihan ko siya na magpagamot sa albularyo, yung marunong magtanggal ng yanggaw. Pero ang sabi niya sa akin, wag na, dahil ginawa niya dati yun. Lumapit na siya sa manggagamot, pero ang sabi, hindi na kaya nitong pigilan dahil malaki na ang alaga nito sa loob ng katawan. Lalo pa at nakatikim na siya ng karne ng tao. Baka pag ipinagpilit ay ikamatay niya yun. Pinili na lang ni Tart na maging aswang sa kabila ng paghihirap na ito. Maya-maya niyaya niya ako dun sa may kusina nila. Ganun na ganun pa rin ang amoy ng kusina nila. Amoy malansa. Malansa na may nabubulok. May kinuha siyang banga doon at binuksan niya ito para ipakita sa akin. Maniwala man kayo at sa hindi, ang laman ng banga na iyon ay isang batang sanggol na babae. Nasa tantsa ko ay nasa isang taong gulang pa lang. Hindi ako nakakilos at nakaimik noon. Natulala naman ako. Sabay sabi sa akin ni Tart, huwag kang mag-alala, di kita sasaktan. Ipinakita ko lang sa'yo kung ano na ako ngayon. Doon ay nahimasmasan ako. Madami na kaming napagkwentuhan bago ako umuwi. May ilang beses pa kaming nagkita noon ni Tart, hanggang sa nabalitaan ko na nakapag-asawa na siya ng tagakalapit lang nila na barangay. Pero ang sabi niya sa akin ay ginayuma lang daw niya ang kanyang asawa. Marunong din po palang magayuma si Tart. Binigyan pa nga niya ako dati ng gayuma, pero tinanggihan ko. Siya nga pala, kaya niya ginayuma yung naging asawa niya dahil ayaw din sa kanya ng pamilya ng asawa niya. Dahil nga sa sabi-sabi na ang nanay niya ay isang aswang. Pero ano ang magagawa ng pamilya ng lalaki? Eh si Tart ang pinilin to. Iba talaga ang power ng gayuma. Until now, nandun pa rin si Tart sa lugar nila. Ang masasabi ko lang ay hindi lahat ng aswang ay masama. Mas mabuti pa nga ang magkaroon ka ng kaibigan ng aswang dahil di ka sasaktan nito at tapat sila sa pagkakaibigan. Ang nakakalungkot lang dito ay nahimasmasan sa gayuma ang asawa ni Tart. Iniwan siya nito pati ang tatlo nilang mga anak. Palihim din kasing ipinapagamot ng pamilya ng asawa ni Tart ang kanyang asawa. Kaya halos kamuhian siya ng asawa niya nang malaman niya ito. At di na nagpaawat, iniwan na talaga niya si Tart. Ngayon, patuloy pa din si Tart sa pamumuhay kahit na aswang siya. At sa pag-uwi ko ay magkikita kami ulit. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Tart na ibabahagi ko.
Pasensya na kayo kung nabitin ko kayo sa kwento ni Dart. Magbabahagi ulit ako dito ng bagong kwento kapag nakauwi na ako at nagkita kami ni Dart. Maraming salamat mga palangga sa walang sawang pagsuporta sa channel ng Mundo ng Kababalaghan. Keep safe po tayong lahat and God bless. Mga langga, dito na po nagtatapos ang kwento ni Dart na ibinahagi sa atin ni Miss Capis. Kay Dart, maraming salamat po sa pagtitiwala at sa pagbahagi ng kwentong ito dito sa channel natin. At kay Palangga Miss Capis, maraming salamat Palangga sa pag-share ng kwento ni Dart dito sa channel natin. Naway marami ka pang kwentong maibabahagi tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Dart. And now, let's do our shout out. I just want to say hi, thank you and God bless kila Johnny Lomio. Hi boss, thank you. Salamat sa pagdalaw. Greg Narbs, Michelle Ann Cuenco, Jose Villa, Jordan Gabiaso, Maritis Guevara, Gemma De Jesus. Welcome po ma'am, keep safe po dyan sa HK. Aries Crib Horror Tales, mga langga, paki-visit and subscribe po yung channel ni Boss Aries Crib. Unicorn Blood V2, Nayara Draydin, Rudney John Detrato, Krish De La Cruz, Felix C, Cyril Malabs, Inalin Tupas, Marjorie Araque, Lloyd Rapas, Yul Estacio, Maris Advincula, Janet Verga from Qatar, Mariel Estuesta, Pagkagat ng Dilim. Mga langga, paki-visit and subscribe po yung channel ni Boss Pagkagat ng Dilim. Sedi, Bunny Ariban, Jason Pagayon, Lloyd Espinosa, Jersel May Grijaldo. Uy langga, pwede mo po yung i-share dito sa channel natin para ma-feature din po. Salamat! Fishing in Kuwait, John Raniel Zacate, Author Pinoy, Paul Berenguela. Uy, wow! Hi, Boss Paul! Maraming salamat sa pagdalaw. Mga langga, paki-visit and subscribe po yung channel ni Boss Paul, Creepy Macpansit. Thank you po ulit! Ricky Gayos, Creepy Nash Manga. Ito pa, mga langga, paki-visit and subscribe yung channel po ni Creepy Nash Manga. Maraming salamat, Boss! Marjorie Araque. And shoutout din po, sabi ni Ma'am, kay Ging Araque. Hello po dyan, maraming salamat. Journey Jane Balancar. Hi, thank you and God bless din po kila Lydia Pelesores, Fernando Cahulaw, Silent Misery, Roman Crisologo, Aris Girl Perez, Neil Jim De La Peña. And shoutout din daw po sa mother ni Ma'am na si Rose De La Peña. Hello po mother, shoutout po dyan sa inyo. Salamat po sa pakikinig. Angie Mendoza. And shoutout din po sa kanyang mga anak na sina Jibs and Kathleen Mendoza. Hello po sa inyo, keep safe dyan sa Hong Kong. Cynthia Rather Not Say, Mark Alvin Reforma, Cyril Malabs, Lonely Angel. At sa atin po mga silent listeners, mapapilipinas lang po at sa ibang bansa, lalong-lalo na ang ating mga OFW at mga immigrants na naging libangan lang makinig sa mga ganitong klaseng kwento. At sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at huwag pong kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated din po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. At kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, huwag pong kalimutang i-like, share at comment. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga langga, keep safe and God bless!